Ipinagpaliban ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakdang paglagda kahapon sa executive order sa nationwide smoking ban. Ayon sa Pangulo, kailangan pa nito ng dagdag na panahon upang pag-aralan ang panukala. Narito ang hatong na balita ni JC Costales. Malapit nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na magbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. Nakatakda sana itong lagdaan kahapon, ngunit ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong pag-aralang mabuti bago tuluyang ipatupad. I'm sounding off, I'm measuring the resistance. So whether I can compromise, like for example, smoking areas inside building, we did not adopt that in our ordinance because ganun na ipapasok. So but there are a lot of dynamics there. So just give me enough time to study. Dagdag pa nito, nais niya ring hingi ng opinion ng medical sector hinggil sa tuluyang pagbabawal ng paninigarilyo sa buong bansa. I am supposed to sign it this week as submitted by Secretary Obiang. She wants to carry the measure, but I said Davao is different from all the rest of the nation. So I have to be very careful in trying to navigate the way how I can present it to the public. For example, I'd need the pronouncements, not really the opinion, the pronouncements of our medical sector. And they should be also in the forefront of this because they know the benefits of totally banning smoking inside. Ang revised draft ng executive order ay naisumite na sa opisina ni Executive Secretary Salvador Mijaldea. Hindi naman nakikita ng Department of Agriculture na maaapektuhan ng nationwide smoking ban ng mga lokal na magsasaka ng tabako. Ayon kay Secretary Manny Piñol, magtatanim pa rin ang mga tobacco farmers habang hindi ito ay pinagbabawal at habang may gustong bumili ng kanilang produkto. From our point of view, we look at tobacco as an agricultural commodity. Until such time that it will not be declared illegal, I don't think there's anything wrong for our farmers to plant tobacco and sell this to those who would like to smoke. Magugunitang noong Enero, sinabi ni Health Secretary Pauline Jean Ubial na inatasan siya ni Pangulong Duterte na gumawa ng draft para sa smoking ban executive order na katulad ng ipinatutupad ng Davao City. JC Costales, UNTV News and Rescue, Philippines.